Okay, yung quick fix natin ngayon mga sir, ito. Itong mahawak sa radiator natin. Ayan, dalawa yan. Kasi pansinin nyo, medyo malaki na yung play niya. Ayan. And yan, mapapansin nyo yung pinaka parang goma niya. Maluwang na, nagkakrak na. Kasi syempre, sobrang init, tsaka sa katagalan na rin. So, dalawa yan, ayan. So, gumagalaw na siya. So, napaka-simpleng remedyo lang ang gagawin natin dito. Quick fix lang to, pansamantala. Pero, syempre, isasuggest ko pa rin na palitan nyo na to. Okay? May mga options tayo. Pwede pa rin tayong mag-DIY. Hanap lang kayo ng kahit chinelas. Yung goma ng chinelas, pwede nyong gupitin ng pabilog na katulad nito, tapos butasan sa gitna. Then, yun yung sasalpak. So, isa yun sa option. Pero ang pinakamadaling pwede natin gawin dito is gumamit tayo ng duct tape or electrical tape. Okay, so papakita ko sa inyo. Ngayon, ang kakailanganin natin dito, ito, 12 mm para matanggal tong apat na bolt. Ayan. So, ito yan yung pinaka-bracket niya na umahawak sa radiator. So, makikita nyo, yun. Ayan. So, crack na siya. Ayan. So, kailangan lang naman tanggalin to. Or, yun nga, yung gagawin natin is pansamantala. Habang naghahanap kayo, actually, pwede kayong pumunta sa mga gawaan ng bushing para magpagawa ng ganito. Okay? Pero, ngayon, ang gagawin muna natin yung pansamantala habang wala pa. Actually, itong pansamantala lang to, pwede na ito pansamantagalan. Pero syempre, hindi ko isasuggest yun. So, mas maganda palitan talaga natin. Tapos, papakita ko nga pala to. Isa kasi ito sa mga quick fix ko. Okay, ang nangyari kasi dito, nagkaroon ng maliit na leak dito. Konting-konti lang dito. Ayan. Actually, kaya medyo namuti na rin to, tsaka nawala yung foam kasi may maliit na leak. Ang ginamit ko dito is epoxy steel. So, matagal na to mga sir. Siguro, more than a year or magto 2 years na to simula nung nilagay ko, pero okay na okay pa naman. Wala pang problema. Yung iba kasi sinasuggest, ipahinang daw. Pero since maliit lang naman, ayan, epoxy steel lang ginamit ko. May mga nakikita rin kasi ko, usually dito talaga nagkakalik na maliit. Siguro, tinatamaan itong bracket or kung ano man yung dahilan. Pero yun nga, ayan, so yun yung leak. Pero kung gusto niyo ipahinang, nasa sa inyo yan. Pero ito, sinasabi, ito, itong epoxy steel na to mo, mahigit sa taon na to or magdadalawang taon na to, wala pa rin namang problema. Okay, ang kailangan lang naman natin gawin dito is balutan natin to ng duct tape or electrical tape, kung ano meron kayo, para lang sumikip siya pag nilagay natin dito. Kasi siyempre, sobrang vibration ng engine, pati itong radiator nagbabibrate. So baka makaka-apekto yan siyempre dito sa radiator natin. Siguraduhin nyo na lang na malinis na malinis to, itong pagkakabitan, para kumapit ng gusto yung electrical tape or duct tape, kung ano man yung gagamitin nyo. Ayan. Pag nalagay nyo ng duct tape, from time to time, isukat nyo na mag-fit lang siya. Ayan. So, bali, tatlong patong ang ginamit ko. Ayan. Masigit na siya. And then, try ko munang ibalik yung bolt, and then, saka natin subukan. Ayan, naikabit ko na yung bracket niya. Naikpitan ko na rin. Then, try nating igalaw. Ayan. Ayan, nakikita nyo? Wala na siyang play. Okay? So, ganun lang kasimple yun mga sir. Yung mga ganito, iagapan na natin kasi pag pinatagal pa natin, lalala. Kaya, ayan. So, simpleng fix lang. Gagawin ko na rin dito sa kabila. Same lang naman. So, hindi ko napapakita sa inyo. Okay, so hanggang sa susunod mga sir.